Sige po, ang pag-usapan po natin ngayong araw na ito ay pinamagatan ko po ang mga paglalarawan ng pananampalataya. Or in English, the descriptions of faith. Ang faith po ay na-define sa atin ng Hebrews 11 verse 1. Diba? So if I would like to read it to you. Sabi po sa New King James Version, "Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen." Kung titingnan po natin at i-analyze natin yung definition ng faith, medyo hindi pa rin po ganun kalinaw, di ba? Parang kung iintindihin mo, parang medyo makiraw-kiraw pa ng kaunti. Naalala nyo po ba nung tayo'y nasa school, nung tayo'y mga elementary at high school, that every time our teacher asks us for a definition, magbibigay tayo ng definition, pero hihingi pa siya ng iba pa. And we call it description. Diga, i-describe mo pa para mas madali nating maintindihan kung ano yung word na yon. Today, that is my objective. Ang objective ko po sa inyo ay mas mailarawan pa natin o ma-describe pa natin kung ano ba talaga ang pananampalataya. Amen? Tayo muna po manalangin before we start. Panginoon, as we describe today to all of us here and even in the live stream kung ano ang faith, dalangin ko po ang pagsama mo, ang anointing mo, masabi po ang dapat masabi, at bawat isa po sa amin ay ma-inspire at maintindihan kung paano ba talaga at ano ba talaga ang ibig sabihin mo ng pananampalataya. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. So pag-usapan natin ang mga paglalarawan ng pananampalataya or the descriptions of faith. Kukunin po natin ang mga ito sa buong chapter 11 ng Hebrews. Simulan ko kayo sa verse 2 and verse 7. Sabi po doon, so pagkatapos po ng verse 1, that faith is the evidence, is the substance of things so far and the evidence of things not seen, nasundan po yon, sabi, "Through their faith, the people in days of old earned a good reputation." So it seems may sinasabi ito na may mga modelo po ng faith. Di ba? May mga modelo. At ito daw po ay yung mga matatanda sa una. Hindi po yung ating lolo't lola. Yung pa pong mas matatanda pa doon. Diba? Gaya po nila Noah, nila Abraham, nila Moses. Those people, they are a model of faith. Sabi po sa verse 7, "It was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. He obeyed God, who warned him about things that had never happened before." So ito po ang isang larawan ng pananampalataya o isang description ng faith. Kukunin natin sa verse 7. Ang sabi doon, "He obeyed God, who warned him about things that had never happened before." So ano po ang unang description ng faith? Ang pananampalataya ay pagharap sa kinabukasan ng hindi nalalaman ang kaganapan. Diba? Faith is facing your future without knowing what will happen. Kaya ka nga nananampalataya eh. Diba? Ganun talaga nananampalataya. Hinaharap mo at sinusunod mo yung sinasabi sa iyo ng Diyos o pinapagawa sa iyo ng Diyos kahit hindi mo alam kung ano yun. Diba? Kilala po nating lahat si Noah. Nabigyan po siya ng pagsubok ng Diyos. At ano po yung pinagawa kay Noah? Alam niyo yun. Diba? Sige po, sagot po. Ano pong pinagawa kay Noah? Barko. Or he calls bigger than barko. God called it ark. Diga, ark. Imagine mo, yung pagpapagawa pong iyon kay Noah ng ark, wala pong ka-idea si Noah kung ano yung ark. He has no idea of, wala talaga siya anything, no idea of what is an ark. Diba? Nabigyan siya ng pagsubok that had never happened before. Ni hindi niya alam. Alam niyo, pag tayo nabibigyan ng task, madaling gawin pag alam na natin gawin. Diba? It's easy to do if we already have done that, o kung hindi man tayo, may nakita na tayong gumawa noon. Diba? O kaya may papaglutuin ka, madaling manood ng YouTube, maluluto mo. Diba? Madami na ngayon paraan para malaman ng isang gawain. Pero itong panahon ni Noah, napakahirap nung pinagagawa sa kanya ng Diyos kasi wala siyang ka-idea. Kung ikaw ay isang person na imaginative, maaring makakagawa ka ng isang bagay, di ba? Ark. Para saan ang ark? Ah, sasakyan. Para saan? Bakit sasakyan? Kasi ang instruction ng Diyos kay Noah, gumawa ka ng ark para maligtas ang pamilya mo at ang mga hayop sa baha.
Ito ang malaking problema ni Noah. Hindi alam ni Noah kung ano ang baha. Alam niyo yun, minsan dumadaan tayo sa mga pinagagawa sa atin ni Lord. Lord, ano yun? Ano yung kasi po si Noah, at that time, walang idea ng baha. Paano ko po mapapatunayan sa inyo? Nung time po nung unang yon, nung panahon na yon, Bible scholar says, before the time that God told Noah na ikaw ay gumawa ng ark, wala pa po sa kanilang naka-experience ng ulan. There was no rain yet. Kaya wala silang idea ng flood dahil walang rain. May idea sila ng tubig dahil may ocean, may waters, pero walang ulan. Kaya ang hirap nung gagawin ni Noah dahil para saan? Ano to, Lord? Ano yung flood? Ano yung ark? Alam niyo yun? Dumadating tayo sa ganung sitwasyon na parang, ano yung pinagagawa mo sa akin, Lord? Di ba? Napapakamot na lang ang ulo mo. Genesis 2, verse 5 to 6. Sabi po doon, neither wild plants nor grains were growing on the earth. For the Lord God had not yet sent rain to water the earth. Di ba? For the Lord God had not yet sent rain to water the earth, and there were no people to cultivate the soil. Instead, spring came up from the ground and watered all the land. Yun lang pala po ang paraan ng Diyos para ang mga puno ay makakuha ng moisture, ng tubig. Ang moisture o ang tubig daw ay nalabas, nasingaw mula sa ilalim ng lupa. Ngayon, baliktad. Pag sumingaw ang lupa, galing sa ulan. Di ba? Ganun ang ating alaala pag sumisingaw ang lupa. Ito pala nung unang panahon, walang ulan. Kaya nag-iisip talaga si Noah, paano ba baha? Ano rin ipinapagawa ng Diyos? Alam nyo, the only time na na-mention na lang ulit ang ulan ay nung sinabi na ni Lord kay Noah, gagawa ka ng ark dahil uulan. Katindi. Masusubok ang pananampalataya mo kapag may pinapagawa ang Diyos sa'yo na isang bagay na hinding-hindi mo pa nagagawa dati at sa tingin mo ay imposible mong magawa. That is your test. Malalaman mo na nananampalataya ka na. This is a description of faith. Di ba? Ang pananampalataya mo'y masusubukan kapag ikaw ibinigyan ni Lord ng isang gawain na hinding-hindi mo pa nagagawa dati at sa tingin mo'y imposible mong magawa. Ang tanong, susunod ka kaya? Di ba? That's the question. Eh kasi si Noah, parang pwedeng umatras. Oh, ano man Lord, tunay naman, naruga naman na pinapagawa mong ari sa akin. Ano gaho yung ark? Ay, shit, ido-drawing. Ay, paano ko ito magagawa? Tatawanan ho ako ng mga tao. Di ba? Si Noah po ay example ng pananampalataya. He never questioned God. Hindi siya nagtanong. Ginawa lang niya kung ano yung pinapagawa ni Lord. Di ba? Pero kung talagang ipoposition mo yung sarili mo kay Noah, Lord, ano po yung barko? Lord, ano po yung flood? Ano po yung ulan? Wala po kong idea dyan. Alam mo, ito yung mga sitwasyon ng buhay natin na nagtatanong ka na lang kay Lord, ano po yun, Lord? Bakit po, Lord? Ulit po, ano po yung pinapagawa niyo, Lord? Ako po talaga ang gagawa nun, Lord. Diba? Minsan napapatanong tayo ng ganon. Gagawa ka ng barko? Gagawa po ako ng barko? Ano po yung barko? Diba? Alam nyo, hindi nyo napapansin, in our lives, marami tayong barko sa buhay natin. Yung mga pinapagawa ni Lord sa atin na wala tayong ka-idea kung anong gagawin natin dito. Diba? Lalo't mahigit kung para saan yung gagawin na yon, kahirap. Nakaranas na ba kayo ng ganun nung kinausap kayo ni Lord na may pinapagawa sa'yo? Ako po yung nag-interview eh, tinanong ko po yung ilan kong mga life group. Ano yung isang bagay na pinapagawa sa'yo ni Lord na hinding-hindi mo pa nagagawa dati? Probably hindi siya bago, pero bago sa'yo. Alam mo yun? Hindi siya bago sa mundo, pero bago sa'yo. Di ba? Nagawa na ng iba, pero hindi mo pa nagagawa. Ano yung isang bagay na yon? Meron po ako nakausap. Ito po ang sabi niya. Sabi niya sa akin, hirap na hirap po ako ngayon sitwasyon kong ito. Bakit? Ako po'y pinag-iintay ni Lord. Yun po ang instruction niya sa akin. Wait. Ay, saan ka pinag-iintay? Yun nga ho ang tanong ko. Uy, pastor, hindi ko rin po alam kung saan ako pinag-iintay. Kahirap nga naman ng ganung sitwasyon. Ano? Ano po rin iniintay ko, Lord? Eh, anong sabi ni Lord? Eh, sabi ni Lord, iintay. Ay, ano nga daw iniintay mo? Eh, hindi ko nga po alam eh. Kahirap ng ganon. So, marahil si Lord may instruction sa iyo ngayon, maghintay. Di ba? Maghintay ng trabaho, maghintay ng asawa, o kaya maghintay ng pagbabago ng asawa. At sa tingin mo, imposibleng mangyari?
Well, this is the time kung saan mai-apply mo ang iyong faith. Huh? Well, faith is described in the life of Noah. Ang ginawa ni Noah, kahit hindi niya alam ang gagawin niya, tuloy lang siyang kumilos sa utos ng Diyos at nangganap ang utos ng Diyos. Kaya kung ikaw may pinagdadaanan ka ngayon na parang litong-lito ka at hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa'yo, patuloy ka lang manampalataya kay Lord. Kasi sigurado ako na mararanasan mo yung pangako ni Lord na yon dahil si Noah nakaranas ng pangako ni Lord. Amen? Well, that is how faith was described. Malay mo, bago sa'yo ang pagtatanim. Di ba? Bagong pakinig mo yan. Pag sinabi ni Lord na magtanim ka, Lord, ano yung tanim? May bibigay kang pera po, babawasan ang pera ko, Lord, ano yon? Lord, ikaw ba talaga yan? Baka demonyo na yan. Di ba? Minsan, matatakot ka. Pero alam mo, sumunod ka lang. Dahil may pangako si Lord, pag sumunod ka lang, magaganap yung pangako ni Lord. Amen? Amen? Tinanong ko ang asawa ko, ano ba yung mga pwedeng bagay na pagagawa ni Lord na hindi mo alam gawin? Gusto ko yung sinabi ni Heidi. Sabi niya kasi may mga tao na sanay na dirhin ng dirhe. Ano mo yung dirhin ng dirhe? Sa Batanggen nyo lang yata yung salita yun eh. Yung ikaw lang yung talagang kumikilos. Walang ibang kumikilos na iba. Ito ang masakit. Pag sinabi sa'yo ni Lord, pumundo ka muna. Di ba? Huwag ka munang gagalaw. Pundo. Ito na, mahirap yun. Lord, hindi po ako makatiis. Kailangan kong pong gumalaw. May mga taong ganun, gaya ni Kuya Atoy, hindi yan natigil. Kilala ko yan. Laging kung saan-saan nagpupunta yan. Parang, pag yan, pumundo sa bahay niya, parang walang mangyayari. Si Chef Anton, ganun din. Isa pa yan. Pag yan, walang ginawa, nako, problema. May mga taong ganun, no? Sabihan sa inyo ni Lord, pundo. Well, pag sinabihan tayo ni Lord, manampalataya ka lang. Sunod. Dahil sigurado ako may magandang gagawin si Lord kaya kanya pinapopondo. Amen. Let's be like Noah. Ginagawa ang utos ng Diyos kahit hindi niya nalalaman kung ano magiging kaganapan. Huwag tayong matakot sa kaganapan. Tayo po ay magtiwala at maging matapang dahil Diyos ang nagsabi kung ano ang gagawin mo. Amen. Number two. Diba? Ito po'y konti lamang. Ano pa po ang description ng faith? Ang pananampalataya ay pagsunod sa utos ng Diyos kahit hindi mo alam kung saan kayo patungo. That's faith. Diba? Susunod ka kay Lord kahit saan kayo pupunta. Kahit hindi mo alam kung saan kayo pupunta. We can see this in the life of Abraham. Hebrews 11 verse 8. It was by faith that Abraham obeyed God when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance. Alam nyo, ang ibinibigay ng Diyos kay Abraham ay pamana. Di ba? Pag sinabing pamana, yun ay pag-aari niya. Di ba? Oh, amen po ba? Amen. Okay, kasi kailangan ko pong liwanagin sa inyo yun. Ang ibinibigay kay Abraham ay pamana. So magiging kanya yung ibinibigay na yung pinapupuntahan sa kanya ni Lord. Okay? Yun ay magiging pag-aari niya. So he went without knowing where he was going. Alam nyo kay Abraham nung time na yon, it was a very difficult move. Yung pag-alis, yung inutusan ka ni Lord, ay pumunta ka doon. Saan po? Basta sasabihin ko sa iyo kung saan. Kahirap ganun, no? Pumunta ka doon, basta sasabihin ko sa iyo. Napakahirap po kay Abraham nung time na yon ang sumunod. Why? Because he was already 75 years old. No? Matanda na si Abraham. Napakahirap na sumunod sa kanya. Magaling ka sana po kung matanda na wala pang possession or wala man lang na ito pundar. Established na po si Abraham nung time na yon. He was very wealthy. Napakarami na po niyang possession. Pero sinabi ni Lord aalis ka. Pwedeng-pwede na pong tanongin ni Abraham . Lord, aalis po ako. Bakit po ngayon pa? Alam niyo yun? Saan po ako pupunta? Ay maganda yun, nung tinanong ni Abraham, saan po ako pupunta? Ang sagot ni Lord, malalaman mo. Kahirap nung gayon, ano? Kadali pong umalis kapag alam mo kung saan ka pupunta. Pero pag sinabi ng Diyos sa iyo, aalis ka, opo, saan po ang punta? Malalaman mo pag ikaw lumakad na. Kahirap noon.
Ano? Eh, kailan po ako makakarating doon? Eh, malalaman mo rin. Kahirap noon, ano? Kahirap ng mga ganong, yung mga ganong tanong mo kay Lord, tas ganun ang sagot. Eh, paano ko po malalaman kung yun na yung lugar? Eh, malalaman mo. At sasabihin ko sa iyo, pag nandun ka na, mahirap yan. Okay? Parang walang kasiguruduhan. Kadalisan ang mag-decide kung talagang alam mo na kaagad ni Abraham kung saan siya pinapupunta ng Diyos. At least napaghandaan niya. Pero hindi eh. This was the test of trust sa Panginoon for Abraham. Huh? Test ito ng Diyos kay Abraham eh. Nagtitiwala ka ba talaga sa akin? Well, our Christian life, our faith, is always a test of trust on God. Di ba? Lagi itong pagsubok kung tayo ba'y nagtitiwala sa ating Diyos. Huh? Ang tanong ko, kung ikaw si Abraham, imaginin mo, ikaw si Abraham. Ayos na ang buhay mo. Ayos na ang negosyo mo, o ayos na ang trabaho mo. Actually, magre-retire ka na, pe-pensyon ka na ng malaki-laki. Ano? Settled na ang pamilya mo, graduate na lahat ng anak mo, tapos na lahat, di ba? Okay na, may bahay ka na, may lupa ka na, sapat na ang sasakyan mo, madami ka ng pera. Tapos, siyempre nga, medyo may edad na. Tanong, aalis ka pag ah? May pupuntahan ka pag ang ibang lugar? Di ba? Po, Lord, bay ako? Lord, retired na po. Retired na. Ba't po ako? Okay na po ako dito, Lord. Iba na lang, kadaming bata eh. Diga, kadabi pang bata dyan. Sila na lang muna. Lord, napakahirap na magsimula ulit. Huwag na naman ako. Ayoko na po magsimula ulit. Diba? Tama naman. Napakahirap po talaga magsimula ulit. Alam nyo, when you already invested a lot of your life in your wealth or in your life, na kapag invest ka na ng napakaraming time, pawis, dugo, di ba? Tapos biglang iiwanan mo yan. Ang hirap kaya. Naalala ko po ang aking benan, si tatay. Parang less, bayaw. Nandiyan po ang aking bayaw. Favorite ko po yan. lagi po namin sinasabi sa kanya, tulong-tulong kami magkakapatid. Tatay, umalis na ho kayo diyan sa Balagtas. At tunay na mahong magkakaroon pa yata ng flyover. Ay, ang bahay ho ninyo ay mapapapunta na sa ilalim ng flyover. Eh, hindi na ho kayo healthy ho diyan. Eh, kayo'y lumipat na ng ibang bahay at very commercial na ho yung area. Eh, kahit ilang beses naming sabihin sa kanya, iisa ang sagot. Ang laging sagot ay, ala, ay ganyan ho magsalita yun eh, ala, ay ayaw kong umalis. Bakit gaho? Ay kahirap magsimula uli. Yun lang ang lagi niya sinasabi, it's difficult to start again. Mahirap nga pala. Alam niyo si Abraham, naiintindihan ko siya. Mahirap nga sa kanya. Pero ang gusto ko po kay Abraham, sumunod pa rin eh. He still followed God. Maaring dumadaan po tayo ngayon sa sitwasyon ng buhay natin na, Lord, ano ka naman na rin patutunguhan na rin? Diga? Ano ka naman na rin nangyayari sa buhay kong ari? Probably that's your question. Saan mo ako pinapupunta? Saan kang pupuntahan nito? Paliwanag mo naman sa akin. Pakita mo naman sa akin. At hindi mo man lang nakikita yung destination mo. Well, just a reminder for everyone. If you are on that situation, just keep on trusting God. Yan ang faith eh. Sumusunod ka kahit hindi mo alam kung saan ka patungo. Naalala ko po itong ating batang pastor. Si Pastor Dexter Ibite. Pastor po natin siya ngayon sa JA1 Caloocan. Tunay naman ho. Nung una ho namin dinala ni Pastor Ito yan, nung nirecommend ko kay Pastor Ito. Si Pastor Ito ko nagpadala. Ako yung nagrecommenda lamang. Sabi ko po sa kanya, pwede na po yan si Pastor Dex. Pero ang reality po, si Pastor Dex nung panahon na yun, ay kababago-bago lang ni Lord. Babago-bago hong inaayos pa. Ay talaga ho nga ang itsura eh. Parang kahit saan nyo dalhin eh, pwedeng panlaban sa panuntukan eh. Yan ho ang itsura ni Pastor Dex noon. Kita nyo ga? Okay. Alam nyo yun, kakabago-bago lang talaga ni Lord sa kanya. Okay. Pero still, sabi ko, ito po'y tinawag ni Lord, ito may potential. Inutusan po ni Pastor Ito, punta ng JA1 Valenzuela. Imagine nyo, yung pong batang iyan ay laking
banner, diyan siya namunga. Ni hindi niyan alam magbiyahe pupunta ng Maynila. Ang pinakamatindi diyan, hindi niya napakamahiyain, hindi marunong umorder ng Jollibee. Nautusan ko ho yung umorder ng Jollibee. Ay, dito, tatlong oras na hindi pa nabalik. Yung pala, ay hindi marunong umorder ng Jollibee. Sabi ko, kahirap. Kaya naiintindihan ko siya nung nagpunta siya ng Valenzuela, talagang panay ang text sa akin, tayo, paano gawari? Ako gaw talaga. Ganun siya ng ganun. Talaga hindi niya alam ang gagawin. Pero alam nyo, biyaya ni Lord. First time po siya naging pastor, may hawak agad siyang simbahan. Yan po yung JA1 Valenzuela. Praise God, palakpakan po natin si Lord. Yan po siya noon, JA1 Valenzuela. Yan po yung naging pastor. Hindi pa po yung graduate ng high school. Ha? Hindi po yung graduate ng high school. Saka pa lang po namin, in-encourage si Pastor Ito na mag-aral ka. Abay, nag-aral po. Alam nyo, biyaya ni Lord, si Pastor Dex ay graduating na po ngayon. Hindi po ng high school. Ng college. Siya po ngayon ay graduating na ng Bachelor of Science in Education. Yan, magiging guro si Pastor Dex. Pero pastor. At hindi lang po yon. Ngayon po, he handles a church sa JA1 Caloocan. Isa pong lumalagong ministry at napakasaya po namin to him. Talaga pong ibang klase ang pagtawag ni Lord sa kanya. Ito pong badang ito, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi alam kung paano sumakay ng bus. Hindi alam kung pagdating doon ay saan pupunta at anong gagawin. Pero ngayon, blessed na po. Pag nakausap niyo po yan, ibang klase, pinagpala po yan, ikakasal na po yan. Amen! Okay. Ang mapapangasawa po niyan ay si Sister Jayan. Kaway-kaway Sister Jayan. Okay. Ibang klase, ang dami na pong bagay na binago sa kanya ni Lord. Hindi lang po sa siya'y nakapagtapos na ng pag-aaral, halos tapos na. May confidence na po siya ngayon, nakaka-order na po sa Jollibee. Okay. Hindi lang yun. Aba, pag nakausap niyo po yan, Manila boy na yan, sawit na yan. Okay, di ba? Yun ang mga kabatch ko dito. Pag nakarating na Manila at nakasakay ng BT ko, at nakaamoy ng usok eh. Diga, sawit na. Si Pastor Dex ay gayo na ngayon. Amen. Kahit hindi mo kita ang destination mo, kung saan ka pinapupunta ni Lord, just continue to trust God because for sure, it will be beautiful. Amen? Amen? Palakpakan natin si Lord. Yan po ang pananampalataya. Yan po ang pananampalataya. Talagang susunod ka lang kay Lord. Amen? Kahit hindi mo alam kung saan kayo pupunta. Number 3. Ang pananampalataya ay ang paghihintay sa katuparan ng pangako ng Diyos kahit hindi mo alam kung gaano ito katagal. Napakadali pong maghintay. Tama. Kung alam mo kung kailan dadating. Hindi ka? It's easy to wait if you know when is the time it will come. Diba? Madaling maghintay ng isang taon. Amen? Kasi alam mo, dadating yung isang taon. Napakadaling maghintay ng dalawang taon. Kasi alam mo, dadating yung dalawang taon, limang taon, alam mo yun eh. Dadating eh. Pero pag hindi mo alam kung gaano katagal yung iniintay mo, ay iyon ang painipan. Di ba? Yun ang mahirap. Hindi mo alam kung kailan dadating eh. Pero yun ang pananampalataya eh. Hindi mo talaga alam eh. Di ba? You never know. You will never know kung kailan siya dadating. But you have that expectation that it will come. Di ba? It will arrive. Napakarami pong pangako ni God. It's almost 7,000 promises are written in the Bible. And everything are available for us. Lahat po yun, available sa atin. Lahat po yung pangako na yun ng Diyos, available sa atin. Pero, although it's available, hindi po yun ibinibigay instantly. Di ba? It cannot be taken instantly. Na Lord, pingi naman dyan. Ting! Nandyan ka na. Si Lord po ay hindi genie. Baka ginagawa nating genie si Lord. Alright? He is not for us to command. Ang Diyos, hindi po natin inuutusan. Ang Diyos po ang umuutos sa atin. Yeah? Hindi po nagtatrabaho ang Diyos sa atin para demand natin ng Lord, nasaan na? Kailan pa? Ano ba yan? Tagal. Di ba? Hindi ganun. Dahil
God doesn't work for us. Tayo ang nagtatrabaho sa Diyos. Amen? Alam nyo, kung instant at instant din lamang ang pagbibigay sa atin ng mga pagpapalang yan o ng mga pangakong yan ng Diyos, eh di wala na pong faith na kailangan. Diga? We don't need faith anymore kung talagang gayon lang din, kung ibibigay lang. Masusubok po ang ating pananampalataya sa tuwing merong mga delayed na pagdating ng pangako ng Diyos sa buhay natin. That is the time talagang yung pananampalataya mo ay mapapalaban. Diga? Kumbaga sa Batanggen niya, mapapalaban yan. Kunin po natin ito sa storya ng buhay ni Abraham pa rin. Diba? Si Abraham po, sinabihan ng Diyos, umalis. Diba? God told him na, oh, you live and I will give you a land and it will be your inheritance. So, nakarating na po si Abraham sa Canaan, kung saan yun parang yun ang lugar na sinasabi ng Diyos na it will be your inheritance. Pagdating niya doon, abay malupit. Eh parang hindi pa rin iyon. Alin ka talaga, Lord? Kasi sabi sa Hebrews 11 verse 9 to 10, and even when he reached the land God promised him, he lived there by faith. Alam mo, nandun ka na, nananampalataya ka pa din. Hindi ka, Lord, ito na yung pangako mo. For he was like a foreigner living in tents. Naalala niyo, sabi ko sa inyo kanina, ano yung ibinibigay ng Diyos sa kanya? Yung lupa na kanyang mana. Diba? Which is kanya. Kung yung lupa ngayon, yung Canaan ay kanya, bakit hanggang ngayon ay sa tent pa rin nakatira? Bakit hanggang ngayon siya ay stranger pa rin o foreigner pa rin doon? Lord, ano ka naman tagal ng pangakong yan? Kailan ka naman dadating? Diba? Sa tent pa rin siya nakatira. And so did Isaac and Jacob who inherited the same promise. Yun ang masakit eh. Sa haba na ng panahon, ilang taon po nung umalis si Abraham sa Ur. Yun, hindi ko nabanggit sa inyo. Sa Ur po siya umalis. Ilang taon po? 75 years old. Diba sabi ko sa inyo? Pero alam niyo ang istorya ni Abraham, diga? Nagkaanak po siya. Diba? Ilang taon po siya nung nagkaanak siya? 100 taon. Diba? Ang anak niya ay sino? Si Isaac. Okay. Ang sabi po sa verse na yan, diba? And so did Isaac and Jacob who inherited the same promise. Meaning, ganun ang katagal. 25 years na ang inintay. Si Jacob na ipanganak na hanggang ngayon, hindi pa niya nakukuha yung pangako ng Diyos. It's a delayed promise already. It was a delayed promise. At hindi lang ganun, hindi lang 25 years ha. Napag-apuhan na po, napag-apuhan na. Diba? Dahil si Isaac ang anak. Si Jacob ang anak niya ay si Jacob. Ay, di kinapag-apuhan na. Ano ka naman tagal, Lord? Diba? 3 generations na ang dumaan. Sa tent pa rin sila nakatira. Kailan na yung pangakong yung matatanggap? Hinug na po si Abraham magtanong sa Panginoon, Lord, kailan ka ako makakarating diyan sa mga sinasabi mong lupain na aking pag-aariin? Ay magaling pa kung na ako'y nasa Uri, ako'y may pag-aari. Ay biga din eh, ako'y wala. Walang-wala ako din eh. Kahirap naman. Alam nyo, maaring sa buhay natin, marami rin tayong tanong kay Lord na mga kailan. Diba? Mga tanong natin na kailan. Lord, kailan ka po ako magkakatrabaho? Diba? Lord, kailan ka po ako gagaling? Kailan ka po maaayos ang pamilya ko? Kailan ka po babalik ang asawa ko? Kailan ka po aayos ang negosyo ko? Pag sa dami natin kailan. Diba? Kailan ka po ako magkakaasawa? May pag-asa pag ha? Pag sa dami talaga natin kailan. Kailan po matatapos ang probinsyano, Lord? Ang dami nating kailan. Lord, kailan po kaya magiging maligaya ang mga nagpaubaya? Rico? Kayo ha, sari-sari kayo. Okay. Sabi ni Rico Aren, God wants us to build our lives on His promises and not on His explanations. Kaya huwag tayong tanong ng kailan. God is God. Wala pong obligasyon ang Diyos na ipaliwanag at sagutin ang mga tanong natin kailan o ang mga nangyayari sa buhay natin. Ang gusto po ng Diyos ay magtiwala tayo sa Kanyang mga pangako
at hindi ang mag-intay tayo sa kanyang mga paliwanag. God wants us to trust on His promises and not to expect explanations. Alright? Si Abraham, hinug na talaga magtanong kay Lord, Lord, kailan? Hanggang ngayon, Lord, stranger pa ako. Kailan ko mararanasan yung kaganapan na sinasabi mong yan? Diba? Pwedeng-pwede na siya magtanong eh. Alam nyo, maaaring nandyan ka ngayon. Pero itong tandaan nyo, huwag nyong kalilimutan na yan talaga ang pananampalataya. Ang paghihintay sa kaganapan ng pangako ng Diyos kahit pagaano ito katagal. Naalala ko po kami mag-asawa. Lagi itong nababanggit ni Pastor Ito noon, never give up on the promise of God. Wag kang bibigay sa pangako ng Diyos sa iyo. Kami po mag-asawa ay 2009 ikinasal. Biyaya po ni Lord, pagkakasal po namin, eh meron po akong bahay na ibinigay po ng aking tatay at saka aking nanay, si Bukal po at si Bukala. Mababait po yung mga yun eh. Pero, sa kabaitan po nila, ibinenta rin po noong 2013. Wala din. Sa madalit sabi po, hindi naman po kami nahirapan mag-asawa sa pagpayag na ibenta ulit yung bahay kasi dahil alam naman namin na may pangako si Lord sa amin. Dahil ang pangako ni Lord sa aming mag-asawa, bibigyan ko kayo ng bahay. And we are holding on that promise. It was 2013 nung kami po'y umalis at kami po'y nakatira sa bahay nila Bukal o ni Papa. At ako naman po'y masaya-masaya sa pagtira doon. Napakabait po noon. Kaya iboboto niyo po uli. Nagbibigay po yun ng libreng patira sa anak. At saka nagbibigay po yun ng libreng pakain sa apo. Ano? Ay, alam niyo po, nung ako po'y umalis doon sa Adela, ang anak po namin ni Heidi ay dalawa, si Abiel at si Elias. Abay, kami po'y nage-expect kay Lord. Lord, pangako mo, kami may bahay. Diba? Malaki naman po yung bahay ng tatay ko, eh, pero hindi ko naman ho bahay eh. Kanya. Eh Lord, iba ho ang pulong. Hindi naman ho akin eh. Bibigyan nyo kami. We're holding on that promise. Aba, ay nasundan na po ng isa pa, ang aking anak. Nadagdagan na ho, naging tatlo na, si Lois na. Nagkaroon na po ako ng anak na babae. Lord, saktong-saktong bahay. Diba? Tatlong kwarto. Amen. Sa mga anak at kwarto namin. Habay, wala pa rin ang aming bahay. Nasundan na po ng paapat. Ay, ano gayaan? Hey Lord! Ay, ang drawing ho ng bahay namin, pinadrawing ninyo noon, ay tatatlong kwarto. Paano yan? Ay, apat na po ang aming anak. Sabi ni Lord, may pangako ako sa iyo. Ay, sige po. Di, nasundan na po ni Joachim. Ay, naku po, si Joachim po yung nakakatatlong birthday na. Ay, wala pa rin. Ay, Lord, kailan? Sabi ni Lord, eh, bigyan kayo may pangako. Oo nga po, yung po yung naniniwalang kayo may pangako. Sabi ni Lord sa akin. Hindi naman nung nagpapaliwanag si Lord eh, kung bakit natagalan. Sabi lang ni Lord sa akin eh, ako'y may pangako. Yun lang ho lagi. Ako'y may pangako. Ako'y may pangako. Ako'y may pangako. Alam niyo po, biyaya ni Lord. Last year po, nagsimula na po kami magpagawa ng bahay namin. Amen? At ibinigay po ni Lord yung bahay na yon. At sige po, palakpakan natin si Lord. Sabi ko po sa inyo, yan po ang aming bahay. 75% done. Yan. Yan po ay matatapos lamang pagka si Kuya Atoy ay kinausap na ni Lord. Opo, na talaga pong, kita nyo po, wala po akong bintana, wala pong pinto. Sana lang po ay makausap na ni Lord. Anyway, so, yan pong aming bahay na yan. Usapan namin ni Lord, ang unang drawing sa amin ay apat na kwarto, pang tatlong anak at pang kwarto namin. Ay naku, paano huy, apat ang anak? Diba? Biyaya po ni Lord, ang bahay pong iyan ay mayroong anim na kwarto. Amen. Sumobra pa po. Dahil meron pa po kaming dalawang anak, si Juliet at si Rizel. Yung po nag-aalaga sa aming mga anak. Ano po? So, alam nyo po, sabi ni Lord sa amin, trust in me. Trust in me. Kaya kami po mag-asawa, we never gave up. Hindi po kami nagbumigay sa pangako ng Diyos sa amin. Pwede na po kami mag-settle doon sa bahay talaga ng tatay ko. Wala naman ho nakatira eh. Kami lang naman ho eh. Pwede na ho talaga kami mag-settle doon. But God made a promise to us. Diba? Amen?
It was probably a delayed promise than what we expected, but it doesn't matter. Diba? Ang mahalaga, naniwala kami na makukuha namin yon gaano man yon katagal. Amen? And that is faith. Number four, lima lang po ito. Patapos na. Descriptions ng pananampalataya. Ikaw ay nananampalataya kapag umaasa ka ng himala kahit hindi mo alam kung paano ito magaganap. Well, that is miracle. Diba? Yun naman talaga ang miracle. You never know. Kaya nga tinawag na miracle eh. Diba? Hindi mo alam kung paano naganap. Okay? Si Abraham po at si Sarah, balikan po natin yung mag-asawang yan. 75 years old na po siya nung sinabihan ng Diyos na magkakaanak kayo. Ano ganaman lupit naman ang mga sinasabi ni Lord na ito? Diba? Para namang, Lord, ano ga? Kakaiba ka talaga. Diba? Hebrews 11 verse 11 to 12. It was by faith that even Sarah was able to have a child, though she was barren and was too old. Alam mo yung mga imik ni Lord? Magkakaanak ka, Abraham. Lord, 75 na ako. Si Sarah, baog. Parang nagjojo ka, Lord. Di ba? Parang, alam niyo, yung mga ganong banat sa'yo ni Lord, may mga sasabihin sa'yo mga bagay na imposible na hindi mo talaga nakikita kung paano magaganap. Di ba? Pero pananampalatayanan mo nga lang. Itong mag-asawang to na nampalataya eh. It was by faith that even Sarah was able to have a child, though she was barren and was too old. She believes that God would keep His promise. Naniniwala siya na ang Diyos ay magiging totoo sa kanyang pangako. Alam nyo, ang pangakong ito ng Diyos ay tunay namang imposible. Ba? Baog si Sarah. Matanda na. Matanda pa. Kaya naman hindi mo masisisi yung dalawa eh. Talagang napatawa sila nung sinabi sa kanila yun ni Lord. Hindi nyo masisisi. Sinabi pa nga sa Bible, Abraham, magkakaanak ka at si Sarah. Napatingin eh si Abraham. Po? Magkakaanak? Hindi po pwede. Nung napatingin kay Sarah, ay lalong hindi pwede. Ay lalong hindi pwede. Eh parang, kaya pala ipinangalan po ay Isaac. Kasi ang meaning pala po ng Isaac ay laughter. Huh? Kasi napatawa talaga sila yun, sinabi ni Lord. Nabibigyan. Sabi ni Abraham, po? Ano man? Imagine, hindi lang yun eh. Baog, matanda na, sinabi pa ng Diyos. Talaga imposible eh. Abraham, dyan kay Isaac, ikaw ay magiging ama ng napakaraming nasyon. Ha? Huh? Wala nga akong anak, paano ako magiging ama ng maraming nasyon? Picture nyo ito. Isipin nyo kayo si Abraham. Napangakuan ng ganun ng Diyos. Kayo ay nakapila sa ayuda. Kapila sa ayuda. Tinanong kayo ng DSWD, ano yung pangalan? Ako po si Abraham, ang ama ng maraming nasyon. Yun ang pangalan ni Abraham eh, di ba? Ay, ganun po ba? Eh, ilan po ang inyong anak? Wala. Ha? Ama ng maraming nasyon, ilan po ang inyong anak? Wala. ilan taon na po kayo? 100. Ay, paano kayo magiging ama ng maraming nasyon? Diga? Impossible! Imposible! Pero alam nyo, ito yung mga pagsubok ng Diyos sa buhay natin na mapapatanong ka lang kay Lord. Mapapatanong ka na lang kay Lord. Lord, paano mangyayari ito? Ay, tunay Lord, sa nakikita kong sitwasyong are. Pag are ay umayos, ay tunay namang milagro. Alam niyo, nandun ka na sa mga ganun sitwasyon. Ay wala po akong nakikitang pwedeng magawa dito para umayos ito. Pero panghawakan niyo po ang nangyari kay Abraham at kay Sarah. Imposible naging posible. Amen? Naalala ko po ang pamilya ni Brother Junar, Sister Sonia, nila Micah. Si Sister Sonia po, meron po siyang kapatid, si Brother George. Siya po ay nasa London. Ito po, imposible na naging posible talaga. Ibang klase. Eh, Brother George po, nung kasagsagan, nung simula nung COVID sa London, na noong halos lahat ng nagkaka-COVID ay namamatay, si Brother George po ay nagka-COVID. Siya po ay na-ICU. Tinanong ko po sila kung
Ano ka po ang findings na sabi? Ang sabi pala po, ang sabi ng doktor, si Brother George daw pong chance of living is less than 20%. Magaling ka sana kung less than 50%, eh, mag-aasa ka pa. Okay? It is less than 20% ang chance of living. At kung mabuhay daw naman, ay di miracle. Pero sinisigurado ng mga doktor na hindi rin tatagal at hindi rin makaka-function properly. Mabubuhay din nga lang. Pero alam nyo, the family, si Sister, si Sister Sonia, her, their family, they keep on believing that impossibles will be possible. Okay? Talagang hindi tumigil ang kanilang pananampalataya. Imposible po talagang mabuhay na si Brother George. Kasi nung time na yon, lahat ng critical, hindi nabubuhay. Ay siya po'y nag-fall sa under ng definition ng critical. Alam nyo? Ginawa ng lahat, kung ano yung ginagawa na treatment sa COVID, ginawa ng lahat sa kanya. Lahat na nang alam ng doktor, ginawa ng lahat. Pero, at kumpara po, I mean, ginawa na pong lahat ng treatment sa kanya, kagaya ng mga treatment dun sa iba, diba? Yung iba namamatay, siya po, sa biyaya ni Lord, buhay na buhay. Amen? Sabi ko, paano nangyari yon? Kasi kung yung treatment kay Brother George, ay kapareho din lang ng treatment dun sa iba, eh di dapat rin nabuhay din. Hindi ka? Dapat nabuhay din sila. Eh ba't ang daming namatay? Bakit si Brother George lang ang nabuhay? Ang tawag po doon ay milagro. Amen? It's miracle. Miracle, miracle. Ngayon po, si Brother George, buhay na buhay. Lagi po siya natin kasama, although nasa London siya, kasama po natin siya sa Wednesday, sa ating midweek service. Kaya po kayong lahat na nandito at saka nasa Facebook Live, we are inviting you to attend our midweek service. Yan po ay every 7 p.m. in the evening sa Zoom. Opo. Kung gusto nyo pong makasali, mag-message lang po kayo sa amin. We are going to give you the link. Diba? Today, I taught about faith. Ang series po natin ang buong March ay faith pa rin. Diba? Kaya I'm encouraging you, attend our midweek service. Kahit kayong nandito, alas 7 naman ang gabi yun, tunay namang hindi na busy. Diba? Pwedeng-pwede na. Kaya alam nyo, manampalataya lang po tayo. Kapag umaasa ka ng himala, kahit hindi mo alam kung paano ito magaganap, ikaw ay nananampalataya. Amen? Amen? Believe on those miracles. Huwag mo nang isipin kung paano mangyayari, basta maniwala ka na lang. Amen? Number 5. Last na po ito. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa layunin ng Diyos kahit hindi mo alam kung bakit. Matindi po ang pinagdaanan ni Abraham. Ibang klase. Ibang klaseng pagsubok ng pananampalataya. Binigyan siya ng anak ng Diyos, si Isaac. Diga. Hebrews 11:17. It was by faith that Abraham offered Isaac as a sacrifice when God was testing him. Abraham, who had received God's promises, was ready to sacrifice his only son, Isaac. Hindi kumaunawa si Lord din eh. Kung ikaw si Abraham, paano mo uunawain si Lord din eh? Bibigyan ka ng anak. Milagrong anak. 100 years old ka nung ibinigay sa iyo. Anak ng baog. Diga? It is already a gift. It is already a miracle. Biglang sasabihin sa iyo ng Diyos, ay, sa isang araw eh, yung anak mo ay ating isasacrifice mo sa akin at papatayin. Po? Ano naman padali yan? Para, ano naman yan, Lord? Teka, magulo, makiraw. Hindi ko maintindihan, Lord. Diba, alam mo yung matapos bigyan ni Lord ng anak after 100 years old at na-enjoy na ni Abraham ang pagiging tatay kay Isaac kasi lumalaki na si Isaac. Diba? Tapos biglang sasabihin ni Lord, isasacrifice mo sa akin ang iyong anak. Alam mo yun, parang sa atin lang. Yung ang tagal mo nang inintay yung blessing mo, di ba? Tapos biglang natanggap mo na siya. Tapos nung nasa iyo na, na-enjoy mo na siya, di ba? Masayang-masaya ka na. Tapos biglang sasabihin sa iyo ni Lord, hay, ibigay mo muna sa akin yan. Kukunin ko yan sa iyo. Di ba? Aray.
Yung sasabihin sa iyo ni Lord, di ba? Kasi parang ayos na yung relationship nyo bilang mag-jowa. Tapos biglang sasabihin sa iyo ni Lord, "Hoy, hindi siya para sa iyo." Lord. 40 years old na ako, nga ngayon ako nagka-boyfriend, hindi ari sa akin. Aray! Aray ko naman, Lord. Diba? Kasakit naman nun eh. Diba? O kaya, ang tagal mo ng chinaga. Talagang ilang taon mo na nililigawan. May 10 taon ka ng ligaw ng ligaw. Tapos saka sasabihin sa'yo ni Lord, ipaubaya mo na. Hindi sa'yo yan. Lord, ba't mo naman pinatagal ng 10 taon? Diba? Parang, kailangan mo ng explanation. Di ba? Siyempre, parang hihingi tayo ng paliwanag. Lord, why? Please explain. Si Abraham, parang pwede nang humingi ng paliwanag eh. Di ba? Alam nyo, every loss that we have, every pain that we experience, kailangan lagi ng comfort. Di ba? We always need comfort. Every time there's loss, every time there's bad experiences, every time na may nawala o may humiwalay, we need comfort. Pero ang problema natin mga Kristiyano, we seek comfort from explanation. Di ba? Ang hinahanap natin ang comfort sa paliwanag. Alam nyo, wala tayong makukuhang comfort sa paliwanag. Kung may ipinapasurrender si Lord sa atin, or may hinayaan siyang mawala sa atin, although masakit talaga siya, para makomfort tayo, hindi natin kailangan malaman kay Lord kung bakit nangyari yun. Malimit tayong ganun eh. Lord, bakit ganun man nangyari? Lord, bakit ganun man nangyari yung garni? Huwag tayong humingi ng paliwanag kay Lord. Kasi hindi naman makakatulong kung maipaliwanag ni Lord dun sa atin. Kasi kahit malaman mo kung bakit, the pain will remain. Diga? Nandun pa rin naman ang sakit eh, kahit malaman mo kung bakit nangyari yun sa'yo. Diba? Nandun pa rin yung sakit, mababawasan naman ng kaunti at naintindihan. Hindi pa rin. The pain is still there. Okay? So ano ang dapat mong gawin? What we need to do ay lumapit tayo mismo sa Diyos. Hanapin natin ang presensya ng Diyos dahil hindi yung explanation niya ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay presensya niya dahil He is the God that comforts. Diba? Siya ang comforter natin eh. Siya ang ating pain reliever eh. Hindi yung explanation niya. Siya mismo. His presence in our life. And not the explanation. Sa ganitong sitwasyon, kailangan natin magpatuloy manampalataya sa Kanya kahit hindi natin alam kung bakit siya nangyayari sa atin. Ito, malimit kong naririnig sa aking mga life group eh. Nawalan ng pera. Ang tanong eh agad eh. Tay, bakit kaya gayon? Nagta-tights naman ako eh. Bakit kaya ako biglang mawawala ng pera? Kasakit naman eh. Kala ko protektado ang pera ko. Sinasabi mo yun lagi eh. Malakay ka dyan. Ay, nagta-tights naman ako eh. Bito kinawala ng pera. Unfair naman si Lord eh. Well, hindi mo kailangan ng explanation ni Lord. Ang kailangan mo ay ang mapalapit lalo kay Lord. Sa maipaliwanag sa iyo ni Lord yun, hindi naman babalik yung pira mo eh. Diga? When you get the explanation, the money will not come back. Pero kung kay lalapit ka kay Lord, kung didikit ka kay Lord na source ng napakaraming pera, I'm telling you, dadami ang pera mo, babalik yung nawala. Amen? We always keep looking on explanations. No, we don't need explanation. We need the presence of God. Ang gusto ko kay Abraham, sumusunod lang siya kay God kahit parang conflicting. Kahit parang walang logic yung pinapagawa sa kanya ni God. Hindi siya humihingi ng paliwanag. He never asked for an explanation from God nung sinabi ng Diyos sa kanya na isasacrifice mo si Isaac. He never asked an explanation. Hebrews 11 verse 17 to 18. Patapos na po ako. It was by faith that Abraham offered Isaac as a sacrifice when God was testing him. Abraham, who had received God's promises, was ready to sacrifice his only son Isaac. Even though God had told him, Isaac is the son through whom your descendants will be counted. Imagine. Pwedeng-pwede nang tanungin ni Abraham si God. Lord,
please explain. Please explain. Papaano naman ako magiging father of all nation kung yung nag-iisa kong anak ay kukunin mo? Diga, walang kalagic-logic, Lord eh. Papaano? Eh, let's say, for the sake of argument, let's say, na pag nakuha mo ang anak ko, alam kong ikaw ay Diyos, ay bibigyan mo ulit ako ng bagong anak. Nabigyan mo nga si Sarah, baog eh. Di pwede naman masundan. Let's say, yun ang kanyang mindset. Ay, ang sabi ng Diyos, kay Isaac, manggagaling ang lahi mo. Eh, di hindi pwede yung ibang anak. Kay Isaac lang talaga. Ay, Lord, walang logic. Bakit si Isaac ang kukunin? Di ba pwede magtanong ng ganun si Abraham eh? Wala, parang ang kiraw. You know ba? But what I want from Abraham, he never asked God for an explanation. Kahit alam niyang magulo na. Alam niyo kung magulo ang nangyayari sa buhay natin ngayon? Di ba? Lalo na tong COVID na ito. Ano nagatalaga? Bakit gawala pa hanggang ngayon vaccine? Yung ibang bansa, nagturo ka na nagturo ka. Diba? Ang China, may Sinovac. Ito yung nabasa ko kanina. Ang Russia, may Sputnik Vac. Diba? Malupit. Ang USA, may Pfizer vaccine. Diba? Ang Pilipinas, anong meron? Kickvac. Yun daw meron tayo. Sabi ko, ay, malupit nga yan. Alam nyo, sa makapag-explain ka sa atin si Lord, ay magkakabaksing ka. Hindi rin naman eh. Let's just go near and come to the presence of God. Gawin natin ang ginawa ni Abraham. Nagtiwala kay God kahit makiraw. Amen? Alam nyo, magtiwala ka kay God kahit makiraw. Yan ang tunay na nananampalataya. Tingnan natin ang dahilan ni Abraham kung bakit siya sumunod. And I really love this character of Abraham. Bakit nakasunod si Abraham kahit makiraw? Yung gang i-offer ang anak, nag-iisang anak, father of all nation, kay Isaac pa manggagaling, eh di kayo walang logic, eh sumunod eh. Bakit? Basahin po natin. Hebrews 11 verse 19. Abraham reasoned that if Isaac died, God was able to bring him back to life again. Katindi ng paniniwala kay Lord ah. Iyan na nananampalataya. Ala, ay di kayo, kadali naman pag-ari, nasaksak ko. Ay di kayo, bubuhayin lang naman ni Lord. Iyan ang mga nananampalataya. Liga? Di ba? Ay kahit na malugi sa hanap buhay na are, ay ako'y lalarga. Ay bakit? Ay di kayo, pag nalugi, bibigyan ng bago. Amen! Di ba? He knows his God. Kilala na Abraham ang kanyang tatay. He knows him. Kaya huwag tayong matatakot manampalataya. Amen? Pag may pinapagawa sa atin si Lord, huwag na tayo magtanong. Maniwala na lang tayo. Amen? Tingnan natin ang dahilan, di ba? And in a sense, Abraham did receive his son back from the dead. Ang kay Abraham, basta si Lord may pangako sa akin, kaya susundin ko siya. Diba? Yan ang nagtitiwala. Believe siya sa Diyos niya. The question is today, gaano ka kabilib kay God? That is the question that we're going to answer. Gagawin ng Diyos ang layunin ng Diyos kahit hindi mo alam kung bakit. Huwag mo nang alamin kung bakit. Diba? Ang tanong ko sa iyo, ang tanungin mo ang sarili mo, gaano ako kabilib kay Lord? Huh? Kung nandiyan ka sa trabaho na sa tingin mo hindi para sa iyo, well, diyan ka iniligay ni Lord. Huh? Diyan ka iniligay ni Lord. Diyan ka palalaguin ni Lord. Amen? Amen? Hindi maganda nangyayari sa mga baboy ngayon. Huwag kang mag-alala. Mahal na ang baboy ngayon. Kaya yung mga natakot at nag-alis ng kanilang mga piggery, yan. Paano ngayon? Di ba? Eh yung mga nagtuloy. Di ba? Biyaya ni Lord. Amen? Bakit? Believe sa Diyos nila eh. Believe sa Diyos nila. Can we all stand up please? Maaring ngayon po, parang bumibigay ang ating pananampalataya before you hear this preaching. Humihina ang loob natin. Let us use the lives of Noah and Abraham and Sarah. Diba? Antitinding manampalataya. Every one of us today, we will pray. And we're going to
worship God today, sasabihin natin sa Kanya, believe tayo sa Kanya. Siya ang Diyos natin. Naniniwala tayo sa mga pangako niya. Lalaban tayo sa pananampalataya natin. Hindi tayo bibigay. Ano man ang iba to ng buhay na to sa atin, we will keep trusting God. We will keep on believing on His promises. Trust God. Come on, kantahin mo to kay Lord. Sinasabi mo nagtitiwala ka sa Kanya. Walang hangganan yan. Walang border yan. Walang hangganan yan. Kahit saan mo ako dalhin, Lord. Kahit saan mo ako papuntahin, Lord. Magtitiwala ako sa iyo, Lord. Basta hindi ako lalayo sa presensya mo. Tayo mananalangin today. We're gonna ask forgiveness from the Lord kung may mga moments sa buhay natin na hingi tayo ng hingi ng paliwanag kay Lord. Hingi tayo, tanong tayo ng kayong tanong kay Lord, bakit? Alam mo yun? Simula ngayon, we're going to declare and tell God buong puso, buong isip, and we will say, Lord, sa iyo ako nagtitiwala ng lubusan. Amen? Can we all pray right now, Lord? Father, I pray, bawat isa sa amin, patawarin mo. Because there are moments in our lives that we keep on asking you. We keep on questioning you. Bakit nangyayari to sa akin, Lord? Bakit to nangyayari sa akin, Lord? Bakit ganito? Bakit ganun? Lord, forgive us. Lord, bawat isa sa amin nandito ngayon is now expressing and telling to you wholeheartedly. Sa'yo kami nagtitiwala. Sa'yo kami aasa. Kahit saan ka tawagin ni Lord. Kahit ka saan dalhin ni Lord. Basta kasama mo ang presensya ni Lord. Presensya ng Diyos ang kailangan mo. Hindi ang explanation niya. When we walk upon the waters, wherever you would call me, take me
as we end this day. Dalangin ko po, bigyan nyo kaming lahat na nandito ng lakas ng loob na gawin ang pinapagawa nyo kahit hindi namin alam kung ano yon. Biyayaan nyo kami na makasunod sa inyo kahit hindi namin alam kung saan ang patutunguhan. At Lord, bigyan nyo po kami ng mahabang pasensya upang makapaghintay sa pagdating ng iyong tugon sa aming mga panalangin. Give that to us, O God. At biyayaan nyo kami na maniwala ng maniwala sa inyong mga himala na gagawin sa buhay namin. And lastly, Lord, at lalo't higit, magtiwala kami sa inyong mga plano, sa mga kaganapan sa buhay namin, kahit hindi namin alam kung bakit ito nangyayari. At patibayin nyo pa ang aming pananampalataya sa inyo, aming Panginoon. We thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Everybody shout and say, Amen! God bless you po. Kung bakit may dinadaanan. It is the reason kung bakit minsan may mga bagay na hindi mo pa makamit. It is the reason kung bakit may mga problema. Dahil gusto ng Panginoon tayo manampalataya. Gusto ng Panginoon na makita sa atin na tayo mga anak na naniniwala sa kanyang pangako. Kanina noong nagpipreach si Pastor Eric, sabi ko, salamat. May pangako na. All we have to do is believe. Dahil kung walang pangako, anong ating papanampalatayanan? May pangako na eh. Nasa atin na ang bola. Pinaalala ni Pastor Eric, patience. Now I know kung bakit ang malimit na sinasabi ng Bible, rejoice. Rejoice. Bakit? Kasi kapag ikaw ay magre-rejoice lang pag dumating ang iyong Isaac, napakahaba ng time na malulungkot ka. No, rejoice while believing, because for sure, dadating ang iyong Isaac. Huwag mong hayaang manakawang ka ng joy. Habang ikay naghihintay,
kung gaano man, hindi natin alam, ipinalala ni Pastor Eric, hindi natin alam kung paano, pero it doesn't matter. Kasi may pangako na. Okay na yon, may pangako na. Kaya sabi ng Panginoon, fear not. Fear not. Alam mo kung bakit? Kasi nga, hindi mo alam kung paano, hindi mo alam kung bakit, hindi mo alam kung sino. Kaya ang daming pwedeng panggalingan ng takot. Pero, ang pananampalataya ay talagang ganon. Hindi mo alam kung kailan, hindi mo alam kung paano. Bakit? Because, kung ano ang meron kay sapat na, may pangako ang Diyos sa iyo, sapat na yon. At alam mo, habang dinadala ka ng Panginoon sa pananampalataya, totoo ang sabi ng awit, Lord, dalhin mo kami sa lugar na kung saan magpaglakad namin, hindi lamang kami doon sa pangpang, dalhin mo kami sa malalim, dalhin mo kami sa hindi namin alam, because we want to believe you, we want to trust you. Kaya church, listen to this, kung may dinadaanan ka ngayon, at matagal-tagal na yan, kung may dinadaanan ka ngayon, isa lamang ang gagawin mo. Lord, alam kong ikaw yan. Hindi ako natatakot. Hindi ako nagwa-worry. Hindi ako nalulungkot. Dahil alam ko, ikaw yan. At pagkatapos, itong maganda na sinabi ni Pastor Eric, itong nananampalataya. Bakit ka hindi matatakot? Eh kahit naman patayin sila sa akin, bubuhayin uli. Bakit? Hindi si Isaac ang iyong pangahawakan. Ang pangahawakan mo, yung nangako ng Isaac sa'yo. Hindi ko pinangahawakan yung kaganapan ng aking pananampalataya. Pinangahawakan ko yung nangako na kung saan ako'y nananampalataya. Pinangahawakan ko ang Diyos ko. Kaya kahit ako'y dalhin ng Panginoon, ako'y mananampalataya, maniniwala. Kahit ako'y dalhin to sa puntos na I just have to believe, I will go on. Why? Because it is the way to please our God. It is the way para ang Diyos ay malugod. Kaya church, sino dito nagsasabi, Lord, by your grace, ikaw ay aking palulugurin sa buhay ko. Sino nagsasabi dito, magpapatuloy akong mananampalataya? Sino nagsasabi? Come on, let's sing this again. Still with me, where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Sino dito meron kang hinihiling pinananampalataya at nagtatagal na? Sino dito? Taas ang kamay. Yung meron kang hinihingi at nagtatagal na. Pastor Eric, come here. Declare strength. Lord, it's been a long time na naghihintay kami. Pero Lord, sa'yo kami umaasa. That's why I'm declaring, dadagdagan mo pa ang strength namin. Dadagdagan mo pa ang patience namin. At Lord, we know, mararanasan namin to, makikita namin. Dahil ikaw ang nangako, ikaw ang inaasahan namin, Lord. This blessing that you have promised, that has been delayed, I am declaring right now, mararanasan na namin in Jesus' mighty name. Kayo na tumanggap ng word ngayon, tumanggap kayo ng salita, may reason yon kung bakit yun na na-preach. I really believe this. Napakadaming Isaac ang lalabas ngayon.
Napakaraming Isaac ang lalabas ngayon. Amen ba? At humanda kayo sapagkat you will have laughter. You will have joy. Amen?